Yo, what's up mga kabubog, mga idol natin dyan, mga kabubog, sa mga viewers natin, subscriber, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga solid supporter natin dyan, sa mga organic viewer natin dyan, sa mga OFW natin saan man sulok ng mundo, sana po ay okay lang kayo. Ayan, for today's video pala mga idol kabubog, ang ipapakita ko kung paano mag-compute ng sliding window gamit ang itemized material. Dahil yung video ko nung nakaraan mga idol, yung square foot, ngayon ang ipapakita ko sa inyo kung paano ko binibreakdown yung materialis ng isang seat na sliding window. Ayan, sana po magsama-sama tayo hanggang sa dulo ng videong ito. At dun sa mga di pa pala nakasubscribe sa aking channel, pa-support naman dyan, pa-like, share, and subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga susunod na video. Ayan, wag na natin patagalin pa mga idol kabubog, simulan na natin! Ayan mga idol, disclaimer pala tayo. Itong video na to para lang to sa mga baguhan, para sa mga gustong matuto ng glass aluminum work. Ayan, yung mga kaparehas natin ng mga manggagawa, mayroon mga paraan kung paano i-compute ang sliding, kung paano magbigay. Ito, paraan ko lang to. Ayan, kaya ina-address ko to sa mga baguhan, sa mga gustong matuto ng glass aluminum work. Ayan. Ayan mga idol kabubog, kung nakita nyo, mayroon akong nakaguhit dyan, sliding CB98 series brown. Yan, ang sukat niya is 48 inches by 48 inches. Ayan, kung i-convert natin yan sa feet, 4 feet by 4 feet. Ayan, ngayon ang ipapakita ko pala sa inyo kung paano ko i-breakdown ang materialis niyan. Dito pala sa paraan na to mga idol, kailangan talaga kabisado mo to. Kabisado mo lahat na materialis, alam mo ang pangalan at kung saan mga gagamitin. Ayan, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-breakdown yan mga idol. Ayan, mayroon dyan, nandyan mga idol, breakdown of material. Then dito mga idol, kung nakikita nyo, double head 4 feet dito sa taas. Yan sa taas, ang ilalagay natin dyan sa taas na yan, double head 4 feet yan mga idol. Ayan, 4 feet. Dito na naman sa bandang ibaba na to, double seal 4 feet din. Yan, tig-isa lang yan kasi mga idol. Dito sa side, double jam. Yan, side na yan. Tapos dito sa banda na to, double jam yan. Kaya ang double jam magiging 8 feet. Ayan, kung nakikita nyo, number 3. Double jam, 8 feet. Yung lock style, dito na naman yun. Tapos dito, kaya 8 feet rin siya. Yan. Ayan palang mga sukat ko na yan mga idol kabubog. Ano yan? In-standard ko na yan. Kasi kung susukatin mo yan, yung lock style, hindi na yan magiging 4 feet kasi maglilis ka na ng 1 in 3 port. Pero kailangan pagdating sa computation natin, it ano pa rin, standard 4 feet pa rin. Kaya dalawang lock style dito gilid-gilid, 8 feet rin ang lock style. Ayan, yung interlocker naman dito kabilaan, 8 feet rin. Ayan, nandyan na rin yung interlocker natin. Yung top rail 4 feet, yung bottom rail 4 feet, kaya 8 feet na rin yung bottom. Top in bottom, 8 feet din. Ngayon, yung screen frame hanggang lang dito sa kalahati, 2 feet. Doon din 2 feet, kaya 4 feet. Tapos dito, kaya nasa 12 feet ang screen frame. Ayan na mga idol, 12 feet. Yung glass natin is 4 by 4. Standard din yan mga idol kabubog. 16 square foot, nandyan na rin. Ngayon, pagdating dito mga idol, yan ang accessories na mga gagamitin natin. Yan. Rubber jam, number 1, rubber jam. Estimated ko lang yan mga idol kabubog. 1/4 kilo. Panel roller, 4 pieces. Screen bracket, 4 pieces. Screen roller, 2 pieces. Sealant. Ang estimate ko ng sealant mga idol, 1 tube lang. Tapos metal screw, 1/2 gross. Halos lahat ng metal screw dyan. Sinards ko na dyan. Yung 4 kinds, 1 set. Ang one set kasi dito mga idol lang, 4 kinds, nasa ano na yan, 8 pieces. 8 pieces na, na piraso. Tox number 5, half box. Screen mesh, 1 meter. Vinyl number 3, 1/4 kilo. Ayan, ayan ang mga accessories na ginagamit sa isang sliding window. Ngayon mga idol, i-breakdown natin yan. Mag-base tayo dun sa presyo ng supplier natin. Ayan.
Pakita ko sa inyo yung latest na price yung ngayon. Bago ito itinawag pa lang to sa akin ng cost ng ano ko supplier. Ngayon ilinista ko dito yung mga lahat na sliding. Yan, ayan, sliding material aluminum. Ayan mga idol kabubog. EMC brand 1.0 mm ang thickness niya. Ayan ang presyo natin. Ang isang double head, ito pala mga idol kabubog, ano to, powder coat, analog. Powder coated siya. Ang double head CB98 natin nagkakahalaga ng 821.87. Ang isang buo nasa 21 feet pala idol kabubog, ang isang largo niya 21 feet. Yan ang double seal CB98 series 871.61. Double jam 502.55. Lock style 573.22. Interlocker 602.01. Top in bottom 539.19. Screen frame 369.87. Ayan ang presyo ng mga isang largo. Ang isang largo niya mga idol kabubog nasa 21 feet. Ang 1-foot bronze naman natin nagkakahalaga ng 47 per square foot nila. Ayan 47. Latest na presyo yan mga idol. At ito naman, yan ang presyo ng mga accessories. Ayan ang accessories natin. Nandyan yung mga presyo niya. Ayan, rubber jam, 68 per kilo. Panel roller, 7 pesos per face. Screen bracket, 5 pesos. Screen roller, 8 pesos. Sealant. Ang sealant natin, mura na ang bigay niyan. Pinakamura na yan dito nagbibigay, 120. Ayan, 120. Hanggang 200 na kasi ang presyo niyan mga idol. Metal screw 100 per gross, 4 kinds, 2 piso ang per piraso at tox number 5. Ano? 15 pesos ang isang box at yung vinyl pala mga idol. Hindi ko na nakalista dito vinyl 100 per kilo. Vinyl number 3 taka yung screen mesh nasa 75 per meter. Ayan, ayan na nga yung mga idol. Ngayon ang gagawin natin magbe-breakdown na tayo mga idol dito. Yan dito. Ang gagawin natin 4 feet lang dito mga idol, ang 4 feet. 4 feet ang magagamit natin. Ngayon kukunin natin yung presyo ng double head doon. 871.87, i-divide mo siya mga idol ng i-divide mo siya ng 21 feet. Yan, divide 21 feet. Lalabas yung presyo niya mga idol. Ngayon, ita times mo sa 4 kasi yung magagamit natin dito 4 feet. Yan. 821.87 divide 21, lalabas yung presyo ng per feet times 4. Ngayon, pag itinimes mo siya sa 4 mga idol, ang presyo niya ito na 157.55. Yun ang presyo ng 4 feet. Ayan. Ngayon, kung nakikita nyo yung itemize ko dyan, mayroon na siyang mga presyo. Ginawa ko na yan para hindi na tayo magtagal, para mas madali yung tuturo natin. Ayan, breakdown ko na yan, 4 feet. Yung double seal, double jam, lock style, interlocker, top and bottom, screen frame. Ayan, nagkakalaga yung ano natin, 231.51 kasama na yung salamin. Ayan, wala palang hamba to mga idol. Ano lang to perimeter. Ngayon, dito na naman yung accessories. Linagay ko na rin yung mga presyo niya ng per kilo. Ayan, 1-4 lang, 17 pesos lang kasi 1-4 lang. Ayan na rin yung presyo niya mga idol. Yung accessories natin nagkakahalaga lang ng 405. Ang lahat na accessories na nagastos natin sa isang sliding, 405. At yung aluminum, 2,131. Ayan, naka-breakdown yan mga idol. Ngayon, nagtututal ang materialis natin ng isang sliding. Yan ang nagiging total. 2,536.51. Ayan ang total lang. Ano lang yan? Ano lang pala yan mga idol? Materialis lang yan. Materialis. 2,536.51 ang materialis ng isang sliding.
Ngayon, ang isang sliding dito mga idol, pinaka ano na, takbuhan dito sa akin. Ako kinukuha ko lang ng 3.5. Ang isang sliding, labor in material na yan mga idol. Ngayon, ililis mo yung materialis niya. 2.536.51. Ayan. Ayan mga idol, yan ang compute natin. 3.5 less 2536.1, ang equivalent niya is 963.9. Yan, ito yung magiging labor natin mga idol. 963.9. Kasi ito yung kontrata natin ng isang sliding. Ito yung materialis. Kaya ito lang ang kikitain natin mga idol. 963.9 sa isang bintana na sliding. Ayan, grabe na kasing tinaas ng materialis mga idol. Ilang taon na nakakalipas noon pa, 2015, ang kuha ko niyan 3.5 na. 3.5 na 'to, isang sliding. Ang presyo ng salamin noon, ngayon nung nakikita niyo ang presyo, 47 per square foot. Noon nakukuha ko lang 'yan ng 26 per square foot. Ang dami, ang laki ng tinaas. Pero 3.5 pa rin ang presyo ko. Kaya halos sa isang sliding, hindi na tayo kumikita ng 1,000. Ngayon, sa 963, kung may tao ka pang gagawa niyan, aarawan mo pa, di ba? Pinaka ano ng installer ngayon, mababa ang bigayan na ng 600. 600 ang isang araw. Kaya kung kaunti-unti ang project mo, halos ano, wala nang matitira sa iyo. Halos mapupuntan lang sa tao. Kinakailangan ng madaming project. Ayan, ganyan lang mga idol ang pagko-compute ng ano, breakdown of material. Kinakailangan lang na alam mo yung mga materials kung saan gagamitin, kung saan banda ilalagay para makompute mo kung mga ilan ang gagamitin. Ilan ang fit sa aluminum, ilang fit ang mga mangyayari magagamit. Pero kinakailangan standard ka na. 4 feet kung yun ang mga mababawasan pa yun, pero 4 feet standard yun ang kukunin mong sukat. Ayan. Ayan mga idol, ganun lang ang paraan ko. Ayan mga idol, hanggang dun na lang muna ang aking video. Ayan, gusto ko lang palang i-shout out si idol Kuya Noli Vlog, nasa Samar ngayon. Ang team Burias Vlogger at sa lahat ng Bukana Vlogger, sa pangunguna ni idol Jeffrey Sniper. Ayan. At sa Seward family. Ayan, shout out sa inyong lahat. At sa ano pala mga idol, sa mga kasamaan natin na kabubog, shout out sa inyong lahat. Ayan, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. Ayan, hanggang dito na lang muna. See you on my next video.